So ngayon guys, magsasangag tayo ng kanin. Yung kanin kasi kahapon, isasangag ko siya ngayon. Kasi maraming kanin. Ayun. Tapos na ako magluto. Hindi ko na pinakita sa inyo. Kasi nga, madali ako magluto eh. Busy ang inyong lola yun kanina. Diba? Ang ganap, magsasangag ako. Pero magsichikahan muna tayo guys. Kasi yung ama ko nasasala. Busy yung kakakasilpon. Diba? Lalagyan ko siya ng sili haba. Yung kanin kong sinangag. Tapos bawang. Tapos lalagyan ko siya ng... Ito lang, wala na. Lalagyan ko sana ng carrots. Kaya lang baka magalit yung ama kong babae. Kasi... dadalong piraso na yung carrots doon. Nilalagay kasi nila yun sa gulay. Maamo kong lalaki. So, medyo magaga pa naman. Yung kasama ko naglalabas siya, nagbawasin yung damit ng mga bata. Yung alaga niya guys. Ayan ba? Ang inyong lalim. Yan. Costume ko po ito guys. Kanina nag-live ako, maiksi lang yun kasi nga magulo kasi nandito kasi yung amo ko eh. Dito yung amo kong lalaki dumating kasi yung babae papunta-punta dito sa kitchen. Kaya hindi ako makapag-video ng maayos. Maaga kasi sila nagsigising kaya nakakainis. Kung pwede nga lang katulogin mo ulit eh, no? Kasi yun nga gayon guys, no? Yung naikwento ko nga sa'yo kanina, check out muna tayo. Yung mga yan kasi, pag nag-uutos, pag tinatawag ka, tapos pag hindi mo sila na ano agad napuntahan, gagalit, munurahin ka, sabihan kang bingi ka, pero may nagsasabi ka naman na, naam, ganun, na, yes, ganun, tapos yan, kunyari hindi nila narinig, ganun yung mga yan. Di ba? Sino bang hindi maaasar at maiinis? Di ba guys? Ganun. Sasabihin pa. Tapos sabihin sa'yo, bingi mo? Bingi ka? O, di ba? Tama ba yun? Tapos mumurahin ka nila. O, di ba? Asan bang hustisya, no? Hindi sila magkapag-antay. Gusto kasi nila guys mangyari. Ganun. Ganto kasi yan. Pag tumawag kasi sila, kailangan magmamagic ka na agad, nandyan ka na agad sa tabi nila. Masabihin mo, ano pong inyong lingkod? O, di ba? Nakakaano lang yun, no? Nakakaurat, nakakainis. Ganyan sila. So, wala kayong magawa. Kaya, ganun talaga ang buhay. Kaya, maaasar ka eh. Madrip kasi ako kagabi pa eh. Kasi nga yun. Tinawag niya ako. And then, sumagot naman ako. Tapos sabi niya sa akin, may ginagawa kasi ako dito sa kusina, sa kitchen guys. Tapos nabihan niya pa akong, bingi ka ba? Sabi niya ganun. Oo, sisigaw-sigaw siya. Ang dami-dami na niya sinabi sa akin. Tapos nagmumura pa siya. Oo, kala niya hindi ko naintindihan. Naintindihan ko kaya lahat ng mga sinabi niya guys. Kahit Arabic. Naintindihan ko yun. Tumayo na siya dun sa inupuan niya. Baka biglang pumunta dito. Dami yung sinabi sa akin. Kung pwede lang alam magsalita, magsalita na ako. Kaya lang simpare. Wala tayong magawa. Tahimik na lang tayo para walang hulo. Iniirapan ko nga siya kagabi guys. Alam niya yun, nagalit ako. Ganun. Hindi ba? Mura kasi nila dito guys. Kaya lang hindi ko pa hindi ko sa kailangan sabihin kasi nga siyempre marami nakakapanood
sa mga nakapanood yung anak mo. O diba? Sino mo kaya hindi mauurat dun sa mga sinasabi niya, guys? O diba? Pasalamat siya, mahaba-haba ng pasensya ko. Kasi dito sa abroad, guys, kailangan talaga mahaba ang pasensya mo. Hindi yung sabihan ka ng amo na murahin ka ng amo mo, iiyak-iyak ka dito. Kailangan matibay ang loob. Diba? Kailangan maging matapang ka dito. Hindi yung murahin ka ng amo mo, paiyak-iyak ka sa harapan nila. Naku, lalo ka nila kawawain. Dito, ganun dito, sindakan. Ayan, ganun. Umiyak ka, kung iiyak ka, huwag mo ipakita sa kanila na umiiyak ka sa kanila, sa harapan nila. Ako, never ko nagawa yun. Sa kanila, ako umiyak sa kanila, no? Hindi sila ka, hindi sila dapat iyakan. Oo, guys, hindi sila dapat iyakan. Kaya sa mga kapwa kong mga uitbubulo dyan, pag napanood nyo itong live, yung vlog ko na to, ayun, huwag kayong iiyak. Kahit anong sasabihin ng amo nyo, huwag kayong umiyak sa harapan nila. Sabi ko lang. Kasi mas lalo kayong kawawain nila. Masaya sila pag kuwang-kuwayan sila pag ano, pag umiiyakan sila na pinapagalitan ka. Ganon sila. Oo. Ganon yung ano nila dito. Ako hindi ako, no? Kasi mangot na ako eh. Iniirapan ko yan, guys. Pag wala yung matandang lalaki, sinasagot ko yan. Pero sumasagot ako sa tama. Oo, sa tama ako. Sinasabi ko yung totoo. Sinabi ko sa amo ko, ayoko sa'yo. Sinabi ko yan, ayoko sa'yo. Ayoko sa ugali mo. Sabi ko sa kanya. Harap-harapan yan, guys, sinabi ko. Sa Arabic. Sabi ko, pagkatapos ng kontrata ko, uwi na ako ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, okay daw. Talaga, sabi ko. Ganarn. Kasi ayoko sa'yo. Sabi niya hindi daw. I-stand daw ako. Sabi ko hindi. Dasa lang magawa. Tapos na yung kontrata ko. Ganun. Kasi hindi ako nakipagbiruan sa kanila, guys. Hindi ko sila close. Sa totoo lang. Naging amo ko sila. Hindi ako pala kwento. Hindi ko sinasabi yung buong buhay ko. Hindi nga nila alam, may anak ako. Hindi nila alam, may asawa ako. Never ko kinento sa kanila yan. Totoo lang. Mapipinis contract na ako dito. Never sila naging ano sa akin. Naging malapit. Never din ako naging malapit sa kanila, guys. Hindi nila nakuha yung loob ko. Pag galit ako, galit ako. Hindi ko yan iniimikan. Ganun ako. Alam naman nila yan na galit ako. Kasi yung matandang babae ng amo ko, guys. Pag galit yan sa akin, pinapagalitan niya ako. Nilalakasan ko kasi yung boses ko para marinig yung matandang lalaki. Takot kasi yan sa matandang lalaki. Yun ang employer ko, yung matandang lalaki, guys. Hindi naman siya ang employer ko. Yung babae niya. Yung babae asawa. Yung lalaki yung employer ko. Pag tinatanong nga ako ng amo ko, kung ano, magpapadala ka ng pera sa Pinas, sabi niya sa akin, guys. Sabi ko, hindi pa ako sinisilduhan ng asawa mo. Tapos pinapagalitan niya yung asawa niya. Sabi ng asawa niya, sabi ng amo ko lalaki, ibigay mo na yung pera nila, ibigay mo na yung sahod niya. Pag di mo pa yan sinasilduhan, sabi ko na. Kasi yung babae kasi yung tatagsahin sa akin. Pero yung lalaki, yung employer ko.
Oo, ginaganon ko yan, guys. Sa harap niya. Sabi, magpapadala ka ba ng pera? Sabi sa akin. Sa Pinas, sabi sa akin. Sabi ko, paano magpapadala? Hindi pa ako sinisildohan ng asawa. Sabi sa kanya. Hindi, pinagalitan siya. Tapos may mga konti, sinahura na ako. Ganon. Yan yung mga pang ano ko dyan. Tapos sabi nung gagalit yung patandang babae sa akin, kinila na yung buhok ko kasi nakahawa yung buhok ko, diba? Ginanon niya nung nakatalikod mo ako. Kasi nga, gagalit kasi yun siya pag ginabuk ko kasi sa asawa niya. Diba? Kasi nga, papagalitan siya ng asawa niya lalaki. Noong asawa niya, papagalitan siya ng amo ko lalaki. Tapos, kahapon kasi guys, nag-iingay yung matandang babae. Yung galit siya sa akin. Tapos, kasi yung ano, yung saksakan na sira niya, yung hindi naman sadya talaga nasira. Nasira na talaga. Tapos, di ba, nag-iingat. Eh, kasalanan ko ba yung masira, di ba guys? Saksakan ng kuryente. Pang saksakan. Yung saksakan. Tapos, ano, yung awa ko lalaki. Sinabi ko sa amo ko lalaki ng asawa mo lang. Ginawain ko, magalit. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ng asawa ko, sabi ng amo ko lalaki, umiti lang guys. Tapos yung tumilikod. Doon kasi ako nagsasumbong sa amo ko lalaki guys. Pag naiinis ako sa amo kong babae. Sabi ng amo ko lalaki, hayaan na lang daw. Kasi siyempre, matanda na nga. Pero minsan po kasi ano, hindi ba? Minsan din kasi yung nakaka-anis, nakaka-bad trip. Ano diba? So, madalbal na ako masyado, no? Hindi, kinikwento ko lang yung talagang ganap dito ba? Yung sa totoo lang, sa totoo. Mga ganap, ano nangyayari? Ano diba guys? Oh, relate kayo dyan sa mga anak ko, OFW. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magpa-under sa amo niyo. Huwag kayo sagot ng sagot, hayaan niyo sila pag magalit. Magsalita ka lang kung pinapasalita ka nila. Pero yung sabi ko sa inyo, nakipag-away kayo sa amo niyo, wala kayong panalo dyan. Tayo pa rin ang talo, tayo pa rin ang mali. Kaya hayaan niyo na lang kasi alam niyo, hindi natin ito bansa. Tayo ay mapapasama. Ganon. Dito guys, nakakatakot. Kasi nga, yung isang araw, nakakita ako ng katulong. Hindi ko alam kung India siya. Pero ibang lahi siya. Pagtapon ko ng basura, pagbukas ko ng pinto, binubugbog siya guys ng amo niya. Saka mga pinagtulungan siya, hinahampas siya ng tubo, tumatakbo siya, siguro hingi siya ng tulong sa embassy. Ganon dito. Kaya nga sabi ko, talaga sa mga katwa kong OFW, lahat ng ginagawa niyo, pag ginagawa niyo at kung ano man yung ano niyo sa amo niyo, pag-isipan niyo muna bago kayo magdesisyon. Kasi sila po kasi talaga yung amo natin, sila ang may hawak sa atin, so sila lang po yung may karapatan kung anong gagawin nila sa atin. O, diba? Hawak kanila. Kaya sumunod na lang tayo at tiisin kung ilang years yung kontrata mo, tiisin mo yung pag natapos, umuwi ka na. Ganun lang, kagaya ko. 6 months na lang, guys. Uuwi na ako ng Pinas. Hindi na ako mag-extend. Sinabi ko na sa amo. Uuwi ako. Kasi wala lang yung kontrata, tapos naman na. Ganun. Kaya noon doon ko naisip, kung ano mangyari sa akin yun. Siguro naman guys, doon sa babae na yung nakita ko, siguro baka may kasalanan naman siya. Hindi gagawin sa'yo yun ang amo mo kung wala kang ginawa na hindi nila ano pa tawag doon. Kung wala kang ginawa sa kanila, hindi nila gagawin yun sa'yo guys. Totoo yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa na hindi ka ng amo mo. Hindi nyo ipapahamak. Kasi dito guys, wala kayong kakampi kundi sarili nyo. Kaya kanila dito patayin. Totoo lang.
dito kasi tulong-tulong lang sila makamag-anak. Kahit magkaaway lang sila, pagdating sa mga ganyang bagay, tulong-tulong lang sila, guys. Ganyan yung mga ano nila dito. Kaya sumunod na lang tayo kung anong gusto nila. Ganon. Para mapayapa yung pagsasama nyo dito sa loob ng bahay. Kasi 2 years kayo magsasama dito. Diba? Kung ganyan yung ugali nila, wala tayong magawa. Pakisamahan nyo kasi amo mo sila. Ganon ako sa amo ko. Kahit galit ako sa amo ko, binabola ko yan. Ay, ang ganda mo naman, ang ganda ganyan. Kasi pag ginaganyan mo sila, mas lalo yan sila ano sa'yo. Ginaganyan ko yung amo ko, guys. Kaya kayo mga kapwa kong OFW, yun, ingat kayo palagi talaga, grabe. No, ganun kasi nga, siyempre, naawa ko dun sa nakita ko, hindi mo siya pwedeng tulungan, kasi nga, siyempre, dito, ganun dito yan, tumingin ka lang hanggang tumingin, hanggang may mata ka, ganun dito, hindi mo siya pwedeng tulungan kahit kasama mo sa bahay, kahit kasamahan mo, hindi mo talaga, sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi mo yun, sarili mo lang talaga yung kakampi mo dito, sa totoo lang, kasi kanya-kanya kayo may amo. So, paano guys? Bye-bye na. Ang dal-dal ko na masyado. Magsasangad na ako ng kanin. So, thank you for watching. Bye-bye-bye.